Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, aming pag-usapan ang kahalagahan ng komunikatibong pagtuturo ng wika. Kasama ko ngayon sina Gina Lynn at Sharon upang italakay kung ano ang nakapaloob sa video na ito. Bago ang lahat, akin munang ibibigay ang aming layunin. Una, matalakay ang pamaraang komunikatibo sa pagtuturo ng wika. Pangalawa, maipaliwanag ang kahulugan ng komunikatibo ng pagtuturo ng wika. At pangatlo, matutukoy ang mga teorya o konsepto ng batayan ng komunikatibong pagtuturo ng wika. So ano ang kahulugan ng komunikatibong pagtuturo ng wika? Ito ay isang malikhaing pagtuturo ng wika. Layunin nito ang matalakay ang mga batayang konseptong may kaugnayan sa pagtuturo at pagkatuto ng wika. Maipaliwanag ang mga batayang konsepto sa komunikatibong pagtuturo ng wika. Matukoy ang papel ng guro at estudyante sa isang classroom pangwika. Makapagbabahagi ng ilang estratehiya sa mabisang pagtuturo ng wika. Magamit ang tinalakay na estratehiya sa pagtuturo ng wika. Si Sharon naman ang magtatalakay kung ano ang mga nakapaloob sa teorya o batayang konseptong komunikatibo sa pagtuturo ng wika. Sharon? Dumako naman tayo sa mga teorya at konseptong batayan ng komunikatibong pagtuturo ng wika. Ano ang nakapaloob sa mga teorya, konseptong batayang komunikatibong pagtuturo ng wika, binibinigilian? Ang mga teorya o konseptong batayang komunikatibong pagtuturo ng wika, ang isang mabisang komunikator sa mga Pilipino ay ang natataglay ng kasanayang makro. Una, pagbasa, pagsulat, pagsasalita, pakikinig. Bukod dito, may kabatiran at kasanayan din siya sa apat na component o sangkap ng kasanayang komunikatibo gaya ng grammatical, sociolinguistic, diskural, at strategic. Kasanayang grammatical, kasanayang diskural, kasanayang strategic, at kasanayang sociolinguistic. Speaking, S stand for settings, P for participants, E for ends, A for act of sequence, K for keys, I for instrumentalities, N for norms, G for genre. Naniniwala naman si Dr. Free Ortenes, 22, na matutuhan ang wika upang sila ay makapaghanap buhay, makipamuhay sa kanilang kapwa at mapahalagan ng lubusan ang kagandahan ng buhay sa kanilang ginagalawan. Sa kabuuan, pangunahing mitiin sa pagtuturo ng wika na nakapaloob sa isang pamayang marunong mapanuri, critical at kapaki-pakinabang. At iyon lang po ang nakapaloob sa mga teorya. Maraming salamat, Sharon. Ngayon naman ay aking ipapakita ang larawan ng pagtuturong nakapukos sa mga estudyante. At ngayon ay nakita niyo na. Ngayon ay dadako naman tayo sa mga pamaraang komunikatibo sa pagtuturo ng wika. Gina Lynn, ilan nga ba ang mga pamaraang ito? Binibining Jillian, ito ay binubuo ng apat na pamaraan. Tama! Bago iyan, ay akin munang ipapaliwanag ang kahulugan nito. Pamaraang komunikatibo. Nag-ugat ang pamaraang ito sa National Functional Approach na pinaunlad ni David Wilkins ng Britanya. Matatandaan sa panahong ito, ang binibigyan ng focus o diin ay ang mensahe kaysa forma o structure ng wika. Ang kinalabasan ng halos purong diin sa mensahe ay hindi maganda para sa aspektong gramatika. Lalong humina sa gramatika ang mag-aaral kasi alam nilang higit na importante ang mensahe at hindi halos pinupuna kung mali ang estrukturang gamit nila. Sanhi sa kalungkot-lungkot na kinalabasan dahil nasakripisyo ang gramatika, si Wilkins mismo ang pumansin o nagpabago sa kanyang sariling pagtuturo ng wika. Mula sa diin sa mensahe, ang pagtuturo ng wika sa panahong ito ay dalawang diin na kapwa mahalaga, ang forma at ang mensahe. Ito ang tinatawag na layunin ng pamaraang
communicative. Dito na naman tayo sa mga batayan. Batayan ng pamaraang communicative. Sang-ayon sa modelo ni Michael Kanila at Meryl Swain, may apat na aspekto o element ng communicative competence. Ito ay ang linguistic o grammatical competence, sociolinguistic competence, discourse competence, at strategic competence. Una ay ang linguistic o grammatical competence. Ito ay kakayahang umunawa at makagawa ng mga struktura sa wika na sang-ayon sa mga tuntunin sa gramatika. Ito ay estado ng isang tao, masasabi nating may control o mastery sa forma o istruktura ng isang wika. Dito, ipinapakita ng isang tao ang kanyang kahusayang gumamit ng tuntunin sa wika. Ito rin ay nasasakop ng pag-aaral sa linguistic. Pamaraan ay sasagutin ni Sharon. Sharon? Ang ikalawang aspekto ay ang sociolinguistic competence. Sociolinguistic competence, isang batayang interdisciplinary, nakakaunawa at nakakagamit ng konstektong sosyal ng isang wika na may kinalaman sa una, kaugnayan ng mga nag-uusap sa isa't isa o relationship. Pangalawa, impormasyong pinag-uusapan or topic. At pangatlo, ang lugar ng pinag-uusapan or place. Sa ibabaw ng kalaman sa tatlong salik na ito, alam ng mga kasanib sa usapan ang layon o function ng kanilang pag-uusap. Pangatlo, discourse competence. May kinalaman sa pag-unawa hindi ng isang pangungusap kundi buong diskurso. Ang isang pag nakikipag-usap daw ay kailangang alam niyang halawin ang paksa, ang layon o function at iba pang isang discourse. Hindi niya inuunawa lamang ang kahulugan ng isang yugto ng utterance kundi kabuuan yugto ng isang discourse. Ang ikaapat ay ipapaliwanag naman ni Ginaline. Ginaline? Opo, Sharon. Ang ikaapat na aspekto ay ang strategic competence. Ito ay ang estratehiyang ginagamit natin upang makakompensate sa mga imperfectong kaalaman natin sa wika. Kahalintulad ito ng coping o survival strategies. Kapag sinabing coping o survival strategies, ito ay isang bagay na ginagawa ng isang tao upang harapin ang isang mahirap na sitwasyon. Ang kakayahang strategic ay paraan ng paggamit ng mga coping o survival strategies upang punan ang limitado o imperfectong kaalaman sa tuntunin sa wika at kontekstong sosyo-kultural para sa maayos na komunikasyon. Ang ikaapat na pamarang komunikatibo ay ang strategic competence. Ito ay ang estratehiyang ginagamit natin upang makakompensate sa mga imperfectong kaalaman natin sa wika. Kahalintulad ito ng coping o survival strategies. Kapag sinabi nating coping o survival strategies, ito ay isang bagay na ginagawa ng isang tao upang harapin ang isang mahirap na sitwasyon. Ang kakayahang strategic ay paraan ng paggamit ng mga coping o survival strategies upang punan ang limitado o imperfectong kaalaman sa tuntunin sa wika at kontekstong sosyo-kultural para sa maayos na komunikasyon. May mga dapat tandaan sa paggamit ng pamaraang komunikatibo. Una, sa paggamit ng wika, malinaw sa mga makikipagtalastasan kung ano ang konteksto ng talastasan. Ang mga salik sociolinguistic ang nagdidikta ng gagawing pag-uusap ng mga nakikipagtalastasan. Pangalawa, ang wika ay isang kasangkapan sa pakikipagtalastasan. Di katulad noong araw na ang gawain ng guro ay ituro ang mga istruktura ng wika na gumagamit ng mga pagsasanay tulad ng substitution drills, pattern practice at iba pa. Pangatlo, higit na mahalaga sa gumagamit ng pamaraang komunikatibo kung gaano kahusay sa pakikipagtalastasan sa wika ang isang tao, hindi kung gaano ang nalalaman niya sa gramatika ng isang wika. Pang-apat, mahalagang gamitin sa loob ng klase ang mga sitwasyong tunay na tumatawag sa pakikipagtalastasan. Pang-lima, may iba't ibang antas ng communicative competence, lalo na hindi maaasahan ng isang hindi negative speaker ay maging mahusay sa bawat uri ng pakikipagtalastasan. Dahil sa kasanayang communicative, hindi tinatalikuran ang pagtuturo ng kayarian ng wika, kundi binibigyang diin ang paglinang ng kakayahang umunawa at gumamit ng mga wastong pananalita sa aspektong pambalarila. Dapat nating tandaan ng isang taong may kakayahan sa wika ay dapat magtaglay hindi lamang ng kaalaman tungkol dito kundi ng kausayan,
kasanayan at galing sa paggamit ng wikang angkop sa mga sitwasyong pangkomunikatibo. So, ito ang mga dapat tandaan sa paggamit ng pamaraang communicative. Una, sa paggamit ng wika, malinaw sa mga makikipagtalastasan kung ano ang konteksto ng talastasan. Ang mga salik sociolinguistic ang nagdidikta ng gagawing pag-uusap ng mga nakikipagtalastasan. Pangalawa, ang wika ay isang kasangkapan sa pagkikipagtalastasan. Di katulad noong araw na ang gawain ng guro ay ituro ang mga istruktura ng wika na gumagamit ng mga pagsasanay tulad ng substitution drills, pattern practice at iba pa. Pangatlo, higit na mahalaga sa gumagamit ang pamaraang communicative. Kung gaano kahusay sa pagkikipagtalastasan sa wika ang isang tao, hindi kung gaano ang nalalaman niya sa gramatika na isang wika. Pang-apat, mahalagang gamitin sa loob ng klase ang mga sitwasyong tunay na tumatawag sa pakikipagtalastasan. Pang-lima, may iba't ibang antas ng communicative competence, lalo na hindi maaasahan ng isang hindi negative speaker ay magiging mahusay sa bawat uri ng pakikipagtalastasan. Kaya dapat nating tandaan ng isang taong may kakayahan sa wika ay dapat magtaglay hindi lamang ng kaalaman tungkol dito, kundi ng kausayan, kasanayan at galing sa paggamit ng wikang angkop sa mga sitwasyong pangkomunikatibo. Balik sa iyo, Binibining Jillian. Maraming salamat! Maraming salamat sa inyo, Sharon at Jinalyn. Base sa aming ginawang video ay siguradong may nakukuha kayong bagong impormasyon. Salamat sa pagbibigay ng oras upang panoorin ito. At mag-ingat tayong lahat. Mabuhay!